ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ng mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal." Nagpakita si Jesucristo muling nabuhay sa 11 mga apostol sa iba't ibang pagkakataon. Sa dakong huli, nag-iwan siya ng tagubiling kailangang ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Nakakagulat ang tagubiling iyon dahil mulat sa pool, nangaral lamang si Jesus sa bansang Israel at karaniwang kausap niya ang mga Hudyo na may mahigpit na paniniwala na tanging sila lamang ang maliligtas. Ngayon, naliwanagan sila na ang buong daigdig ang tatanggap ng pagliligtas ng Diyos. Mismong si Jesucristong muling nabuhay ang gumawa ng mga paraan para matupad ng mga apostol ang kanyang habilin sa kanila. Ibinigay sa kanilang Espiritu Santo para buksan ang kanilang isipan at gawing buo ang kanilang kalooban. Pagsasagawa, may likas na tungkuling ipahayag ang mabuting balita ni Jesus ang bawat isang binyagang Kristiyano. Ano-anong paraan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ang ginagawa mo?